Naging masaya, makulay at maliwanag ang buong compound ng Kapitolyo ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas ng pangunahan ni Governor Dodo Mandanas kasama si Vice Governor Mark Leviste at ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ang isinagawang Christmas Tree Lighting Ceremony kahapon 5 ng Disyembre alas 7 ng gabi sa Capitol Site, Batangas City. May tayog na 60 feet ang Christmas Tree na itinuyo sa kanang bahagi ng Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone kung saan matatagpuan ang life-size Belen na napapalibutan ng nutcracker at iba pang mga Christmas ornaments. Ito ay bahagi ng 441st founding anniversary ng Batangas Province kung saan nasaksihan din ng mga mamamayang Batanggenyo ang dancing lights sa gusali ng Pamahalang Panlalawigan pati na rin ang fireworks display. Nagkaroon din ng mga live performances ang iba't ibang talents mula sa buong lalawigan. Naging bahagi rin sa makabuluhang pagdiriwang na ito sina Senior Board Member Maria Claudette Ambida, Bukal Bart Blanco, 4th District Board Members JP Gozos at Jess De Vera, Bukal Rudy Balba, Bukal Arlene Magbuo, PCL President Board Member Melvin Vidal, SK Federation Board Member Maria Luis Vale. Panoorin ang aming interview sa officials ng Tourism Office at Theater Council. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay nandito tayo sa Provincial Capital. Kasama ko muna si Sir Mads. Mula po siya sa Provincial Tourism and Cultural Affairs. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang gabi po sa mga taga-subaybay ng Balisang Channel. Yes. Dahil ngayong araw na to, I'm sure lahat sila nagtatanong ano nga ba ang meron dahil pinutol ko kanina. Binitin ko muna para abangan talaga nila. Matagal na panahon, hindi lang nitong nakaraang pandemya na nagkaroon tayo ng ganitong pagkakataon na magsaya sa pamamagitan ng mga ganitong activities. Ngayon po ang papasinayaan natin ang pagpapailaw sa ating Paskong Batanggenyo sa Kapitolyo 2022. Wow. Ayan po. Pero bago po yan, bago po natin masaksihan ang pailaw na yan, kaabang-abang kasi hindi lang itong Christmas tree ang inyong makikita, kundi buong. Buong nagliliwanag? Yes, buong Capitol compound. Ang maganda niyan, loob at labas, lumiliwanag. Yes, oo. At sana, abangan nyo yan. Pero sabi ko nga po, bago po natin yan masaksihan, meron po kaming inihandang isang pangkultural na palabas. Wow. Ito po ay fini-features natin ang network natin ng mga performers sa sektor ng musika, ng sayaw, ng arkitektura, at saka ng literatura. Pinagsama-sama natin yan sa palabas na kanilang matutunghayan. Mula anong oras pwede sila pumunta yung ating mga kabatanggenyo dito sa Kapitolyo? Simula po ngayong gabi, papasinayaan natin itong pailaw. At sa mga susunod na gabi, inyo po, maaari po kayong dumalaw dito at mag-enjoy kasama ang buong pamilya sa ganap na alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Sa darating na Disyembre 15 to 23, magkakaroon po tayo ng simbang gabi dito around 5:30 in the afternoon at meron tayong features na performances and competitions. Kayo po ay aming inaanyayahan na magsinsay, suminsay dini sa ating Kapitolyo at inyong tunghayan ang Paskong Batanggenyo dito sa Kapitolyo 2022. Hope to see you! Kung kanina nakasama natin si Sir Mods, ngayon naman ay kasama natin si Sir Louie, Officer ng Provincial Tourism and Cultural Affairs, plus siya rin pong ating head na theater council dito sa provincia. Sir, kamusta naman Sir Louie? Mabuti, at masaya kami ngayong araw na ito. At balita ko, ito na yung panunumbalik ng sining at kultura talaga dito sa ating provincia. Ang event na ito ay napakahalaga para sa aming lahat, lalo na sa performing arts sector. Yes. Dahil ito ay tinuturing namin na ito ang panunumbalik at ang kauna-unahang pagtitipon ng lahat ng mga performing arts dito sa probinsya ng Batangas. Revenge talaga, panunumbalik ng diwa na kapaspahat. At the same time, eto ngayon sining natin kasi yung pandemic talaga. Kaya pinamiss natin yung mga pagtatangkan. So ano ba yung Sir Louie, mga kailangan nilang abangan ngayon? Kailangan nilang abangan ng mga representation ng aming performing arts organization, katulad ng mula sa music sector, mula sa dance sector, theater sector, at ang mga pangkat mula sa literature sector. Magtatanggal sila tonight. Nagsama-sama sila. Mula ito sa iba't ibang mga munisipyo, siyudad,
at mga eskwelahan, no, para lang dito sa Bataan. So yung po lahat ng municipality involved dito or may ilan lang po tayong municipality? Oo, may mga selected mga active performing arts organization na kaming inibitahan para ngayong gabi. So kamusta naman po ang preparation natin, naging preparation? At tulad na sinabi mo, bilang panunong balik siya, may kaunting mga challenges kami. Dahil unang-una, hindi pa sanay din ang lahat, no, sa ganitong platform na na magkikita-kita ulit. Saka or face-to-face. New normal. Kailangan naming pagsamahin ang forma ng digital rehearsal or online rehearsals at mga meetings at physical meetings at rehearsals. Patulad ngayon. Batangas. Inaanyayahan ang mga Batanggenyo na suminsay at makiisa sa Paskong Batanggenyo sa Kapitolyo 2022 araw-araw hanggang alas 10 ng gabi. Sa mga schedule naman ng simbang gabi ay magkakaroon ng mga programa pagkatapos ng misa. Yan ang ating balita ngayong hapon. Ito si Loisa Dinglasan para sa The News Feed. Speed.